Welcome to Break It Down, Episode 5. Ngayon kasama ko, dalawang malupit na naman to. Shehyee, Harlem. Yan. Itong papanoorin namin, old school na battle. Napakarami nagre-request na to. Sabi nila, hindi ko daw binabasa yung mga comments. Mali kayo mga tol. Binabasa ng comments. Binabasa namin. Mahirap lang replyan ng sabay-sabay. Kasi pag nireplyan mo isa, kailangan mo replyan lahat. Mauubos oras mo doon. And so on and so forth. Kaya suplado ka naman kung hindi mo replyan lahat. Diba? Tama. So, tama. Kaya, intindihin nyo ito. Pinapakinggan namin kayo. Kaya, by popular demand, ito yung request nyo. Zero Hour versus Sak Maestro. Zero Hour. Kaya pala ako dito. Kaya pala ikaw. Kasi Zero Hour, no? Late tong dalawang to ng dalawang oras. Si Harlem. Okay. Sobrang rockstar na tong dalawang to. Pero mahal na mahal ko tong dalawang to. Kaya okay lang. Kahit natulog mo yung mga kapitbahay. Tuloy natin to. Kaya tahimik lang naman tayo. At least yung pusa wala na. So, may pusa ba? Last episode. O. Tumambay na kahit nakinood. Ah, hindi ba yun? Ah, talaga? Habang ina-edit ko, parang pangina ba ito yung pusa? Kasalanan ni Nico yun. Nico ng gapo. Okay, ito. Shoutout sa Fliptop sa pagpapagamit nito. Panoorin na natin. All the way from Davao. 2013 sa Davao ginanap, no? Dahil love namin si Duterte. Davao tayo. Sabi ng pakusgana. Kalakasan. Kusog. Kusog. Sino to? Black. Ito pa ito nanimik na personal. Dabaw. Ito bata pa si Arik. Si Arik may pinakamaraming hairstyle sa kumbaga, Loonie, Arik, ito yung yung charge watch mo. Ang karamihan ng hairstyle. Si Arik yung marami. 0 to 100. Ito, 0 R. Oh, lakas daw dating yan sa dapat. Parang sa daw ang malaki ba daw. Hindi lang sa movement nila bago pa yung ano siya, Tito sa Davao. O, parang Tito Rapper sa Davao. OG na siya. Hindi siya hip hop. Hip-hop at the music sa galaw ng music. Tropa mo rin ba? Hindi, nakalaban ko lang. Ano kalaban mo? Kaya palang daming mo alam ni research mo. Hiyak mo nalo sa Davao. Lab-lab nila yung mga talent nila nun. O si Sak na, maraming talent ko. Malakas yan, debut battle. Nakakalaro ko rin yung si Dota. Ano si Dota rin? Sak Maestro. Sak Maestro yun, di ba? Yung wordplay nun. Sak Maestro. Vincent, walang pitik. Pang yung hinamon. Para ka lang nagpakamatay, buti pa kuminom ka na lang ng lason. Dahil ang mararanasan mo sa akin, Vincent, ay higit pa sa naarson. Ika'y ipapalamon ko sa mala Vincent na Black Magic Dragon. Ano mga dragon sa pagkanapa? Kuantay sa tayuma o'y halata. Naikot lang yung mundo, baliktan yung pagkata. Pausbong mo rin patras, kaya kay maagang nalangta, Benjamin. Mas na may ugaling palang ka o mas maangin ka pa sa kabag.
deny. Bukas kamay, humingi ng pasintawan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ika'y laos na inaamag. Magdala ka ng flashlight sa kulungan at sa presinto ka magpaliwanag. Kaya subukan mong mag-ibabag. You're getting ground and pound quick. Yung sa'yo, Aldo na percat at sabay roundhouse kick. Fuck you, your songs and all your down loud hits. Kahit libre pa sa net, I will not download shit. Fucking loud mouth twits. Kung nakahawal ang babugong sound sa booth. Di ako proud at amused sa 100,000 mong views. Di ko kailangan ng crowd just to prove that I'm bounded by truth. Bawat bitaw or smooth. Then I get loud as a huge lion when I growl in this room. Yak yung ground, pati yung roots. Even the mountains get moved. At ang laway ko ang mismo fountain of youth. Yeah. Down loud group. You're better bow down, fool. Kanyo ko ng respeto, kundi tataya ko dyan sa mukha mo at sa bunganga na kasentro. Gagamitin ko pagbunas mga sinulat mo sa panero. Kahit pag-invento ka pa ng mga kwento, research mo aking mga sekreto, hindi mo ako maaapakan pagkat ako'y basang simento. Kaya sa aking pagsakripisyo, masasaksihan nyo si Sak Maestro. Ako ang king na ito pa ang upunan ng sakramento. Ito'y retro versus moderno. Cassette versus MP3. Ikay pang Das Entertainment, ako pang MTV. Yeah! Yung school to, Lebron James na mala MVP. At ang potential ko'y limitless, parang na NCT. Bitch, you can't out MC me. Kahit Tagalog o Bisaya, step fire cause I'm confident. Fuck that English conference, I'm trying to take over the continent. I'll make you suffer every consequence for trying to get confident. Ginawa ni Juan Marquez sa kalawangin na congressman. Dahil para kang si Manny Pacquiao, kadigit-ilagas. Naiwan pang lakas ay sa pilitang nilabas. Pwes aagawin ko na ang trono kahit walang mil o libong cash. Panahon na para may bago akong Filipino flash. Kakarin kita hanggang mapinong parang hash. O, pero saan yung pagsibak? Gagamitan ko ng sibat hanggang yung pumumoy mabiyak. Bawat hampas ko'y may bigat na tumbas sa tama ng kidlat. At wasak yung lumot, magbubuo pa ng bilab. Libat! Libat duling. Tangban. Lakas mong sulat. Parang ano mo, Dol? Parang take mo sa Tagalog battle, tapos halos more than 50% is English. Yun nga yung gusto kong sabihin. Yun yung napansin ko eh. Na parang magaling yung pagkakasulat, pero dahil kailangan mo siyang i-deliver. Mm. Tapos ganito yung crowd, di ba? Pero mo kanina, may sinasaway silang crowd dun. Oh. Doon sa part na nag-i-English siya. Kasi hindi yun naiintindihan pag ano eh. So, lalo na pag hindi ka native. O lalo na pag hindi ka native English speaker talaga. Mm. Di ba? Kung Amerikano ka siguro. Ano sa title eh? Di ba? Diba? Pero kung hindi mo talaga maintindihan eh, mahirap. So, wala talaga. Parang yun yung time mo, parang, okay, oras na para mag-CR, di ba? Maghanap ng Yossi, di ba? Kaya dapat, kasi yung attention ng tao, parang bola yan eh. Parang nagdi-dribble, di ba? So, parang hindi mo dapat mawala yun eh. In one round, dapat hawak mo yun. And, kaya dapat din yung crowd, kontrolado. Kasi nga, kumbaga, yun eh, yung attention nito din nakakawala yung... Kasi tayo, rappers, focus tayo sa mga detalye. Sa mga maliliit na ano, yung ano niyan, yung flow niyan, ang ganda ng pagkakapagsap. Attentive tayo kasi hilig talaga natin yan eh. Paano yung mga nanonood lang na iba? Yun nga, kasi yun kasi bilang manunulat lang din yung minsan tinitingnan nila. Hindi rin nila tinitingnan yung bilang performers na side. Kumbaga, madaling magsulat sa bahay, madaling isipin na kaya kong gawin yan, yan nasulat na kaya. Pero kaya mo bang umakit sa stage at i-deliver yan na gamit yung sarili mong mukha, sarili mong pangalan. Iba din yun eh. So, yun sa mga nasa, ano ba, sa tulad na sabi mo, sa crowd, o kaya yung mga sa bahay lang na nanonood, open naman tayo, open naman lahat sa kung ano mang opinion, lalo na yung comment sa YouTube. Kahit sino, kahit grade 3, di ba, pwedeng mag-comment dyan eh. Kaya, minsan, ano ba, may battle ka, di ba? May hate comment doon. Papatulan mo ba yun? Wala namang mukha yun. Walang ano. Kasi para ma-ano rin yung iba na kasi sinasabi, uy, pag sa YouTube na nanonood, yung YouTube comments, uy, ang ganda naman ang sulat ni ano ah. Ang bias ng crowd. Kasi,
pag sa live nga, iba yung dating. Iba yung dating kasi mainit dyan. Tsaka iba yung live to eh. Ito live to eh. Iba yung may post, may mag-isa ka, yung mag-isa ka, punta, papractice ka, diba? Yung, yun, nandun yung perfect, ano mo. Pero pag nandiyan ka na sa harap niyan, babaliin mo yung mismo ano mo eh. Babaliin mo ayon sa ano eh, sa alon nung sige. Tao eh. Yung round 1 na yun ni Sak Maestro, bigyan ko ng strong points yun kasi consistent siya, hindi siya naging starter. Pero ang ganda ng ano. Ganda ng pagkasulat niya. Malinis, yung linis din. Ganda ng elements. Oh, ganda na eh. Tsaka kung isipin mo, hindi naman yan yung first language na dialect na talaga Bisaya, tsaka English. Yung Tagalog, kumbaga. May slant rhyme siya na ina Bisaya pronunciation na malakas eh. Mm-hmm. Yan, di ba? Confidence. Tsaka para unang battle mo yan sa ano sa Fliptop. Ganyan, ganyan na ikaw kalinis. Strong point yan. Tsaka si Sak talaga. Kasi madami unang battle sa Fliptop. Okay, puta. Ang kulang lang sa kanya, kay Sak, napansin ko doon, round na yan. Crowd control. Tsaka presence. Bagay. Kasi kung may presence ka at crowd control, hindi na kailangan sawayin niya nila Anigma. Lahat yan. Oh, lahat yan nakatutok sa'yo yan. Kung talagang yung ginagawa mo. So, importante din kasi yung ano eh, hand gestures, kung paano mo, hindi lang yung basta parapin mo yan dun eh, di ba? Marami kang kailangan i-consider na ano eh. Hindi ka lang basta magre-recite ng sinulat mo. Pero so far, solid. Solid na round yun, no? Solid. Oo. Down to beat. I mean, kasi una eh. Para round to beat. Pakinggan muna natin yung yung sagot niya. Zero hour. Kaya nanalo sa inyo yung Zero Hour. Zero Hour. Zero Hour. Ayan nyo, parang. Yo, check. Check, motherfucker. Sak! Kailan ka nang tutong mag-rap? Nung may slaughterhouse na? Si Double D ba nag-joke sa'yo para lumabad ka? Hip-hop 101. Nag-rap na ako, kasi tape pa lang. Wala pang CD. Yung sinihan, wala pang 3D. Utang pa lang ang may clan. Wala pang DC, floppy disk pa lang, wala pang USB ang PC. Okay, mas may precious boses mo. Wala pang USB ang PC. Kaya kung sa tingin mo yung trash talk, makakatagos sa glass mask, this cup sucker is a stupid as a cat, caught up in a mousetrap. Sige, tanggalin natin ang agwat sa edad at kung gaano nakatagal. Babasihan na lang natin ang kalidad ng utak sa kapal. Timpangan ang bigat ang Fliptop para lang mas klaro. Laman ang babasihan kaya walang silbi ang sako. You suck! Jobless ka sa rap, pang blowjob ka lang. Sak, wala kang halaga, lalagyan ka lang. Saks, maging plural ka man ay pansakong ka lang. Sa buong buhay mo, saks, ay inaapekan ka lang. Nagbaon ka na naman ang walang kreta mong pangontra. Bangka ka na lang sa mabaho ng tubig pa na bahura. Kaya disgrasya ang abutin mo pang kumpiyansa mo sumobra. Walang chance ang bawat round, kahit ang porsyento ay ipasin mo sa tsamba. Kaya isang sak mo sa baga mong stilo mong pampaguhan. Hindi ka man lalaro, ikaw yung mismong laruan. Nagsawa na ako sa mic, tanggalin mo yung ari, yun yung napili kong duraan. Kaya kung buhay mang rap, this is death after life. At ang linya mong napili kong tutukan. Dala ko ang paaralan at takdang aralin ka lang, kaya kitang tapusin. Tatangkasuhin to pagkatapos ko itong matratuin. Pagkatapos ng laban, alokasyon ng reputasyon mo sa basurahan mo na pupulutin. Ikaw yung numero uno, unik ka iha sa nakalistang plano kong ubusin. Hindi pa ba malinaw? Sana may ilaw ka. Sana naging maingat ka sa pagpili ng kakalabanin mo kung tao pa lang o halimaw na. Dahil kung sa kasikatan ay nasilaw ka at gusto mo lang mapabilang sa hanay na nandito, tinuturing na kitang nakaratay na nagkamali ka lang ng bakay mo. Parang naghanda ka ng magkarbo para sa lamay mo. Dahil mas matalas pa sa scalpel ang lapis na natutunan kong gamitin sa pagkatay ko. Kada ber kang hinihiwat, ginigilitan ang kada berso ko. Kaya tawagin mo ng tatay mo, baka sakaling patakasin ko ba to kahit nasanay ayaw ko. At kung sa ulap ka na lumulutang sa pakiramdam mo, pakiramdaman mo uli, baka sa lupa ka lang gumagapang. Babagsak ka kahit may pader kang sandalan. Gugulong ka
kahit may kalang, tatagusin ng takot kahit dinayot ka ng tapang. At ako'y maghihiwalay ng tunay na talas sa namumuong kalawang. Patas na laban, walang angas na halo, direkta na para laban sa hindi man lang makadapo. Anong klaseng init meron ka kung ang init mo'y napapasok? Anong klaseng isip meron ka? Gitnang daliri ka lang, ilalaban mo sa braso. Mas may presence yung ano niya, yung boses. Yung lakas ng boses. Yung lamang siya. Klaro, tsaka yung opening mas niya, puro solid. Tagalog. Solid yung opening. Solid yung opening. Yung gitna, medyo bumalik. Pero nung dulo na, laylay na. Medyo... Tagal kasi. Dragging. De, kaya parang tingin ko, kaya naging parang dragging. Kasi parang iisa lang yung angle niya. Parang hindi, ang angle niya. Hindi, kaso, ang tagal. Hindi. Tapos parang, ayun din pala. Yun nga, kaya isa lang yung angle. Okay, kaya parang ang datingan kasi ng atake niya, ako, eto ko, lakas ako. Ikaw, baka lang. Parang nag-set siya, well, first round naman eh. Nag-set siya ng distance sa kanilang dalawa. Kasi di ba may ibang atake, iaangat yung sarili ko, ibababa ka ta. Yung iba naman, isasabihin ko sa'yo kung bakit ka mababa. Puro ganun. Parang, kaya siguro parang naging dragging kasi. Yun. Pero, yung ano niya, delivery niya ng ano, commanding. Round 1 bibigay ko yun kay Sak Maestro. Sak. Para mas may laman, mas busog yung sulat ni Sak. Dinis, tsaka yung sulat eh. Kumbaga sa kanya ano eh. Pero si, dahil pinanood natin ng ganun ha, diba? Dahil dito ah. Dahil video na. Kung i-consider mo yung judges na nandun ngayon, tapos kakatapos lang ng round nila pareho, huli nilang maalala yung round lang ni ano, Zero Hour. Kasi Sak kasi hindi kilala niyan dun eh, nung panahon na yun. Unang labas niya yun. I-consider din natin 2013 pa. So si Zero Hour, kilala na siya. Main ano nila eh. So underdog talaga si Sak dyan. Dun sa, nung panahon na yun. Tapos si Sak, ito pa lang parang, oy, one time lang, testing, ang ina nyo. Diba? Pero definitely, para sa akin, sa round 1, sulat, Sak. Mas, ano yung, mas siksik siya. Pero, by, performance. Mga ganyan. Ganyan. No? Pero sak-sak tayo lahat, no? Round 1. Sak. Kalawang bana pa kay ano, Sak Maestro. Ayun nyo ba? Veterano ka na sarap, pero niminsan di ako bumagsak. Di ko pinagmamalaki ang pagrarap, pero nasa Fliptop na si Sak. Kung ano alam mo sa pagiging ama, bawat pawis, luwat, bubong, pumapatap, kumatagal ka na ang kasal, pero wala ka pang anak. Isang beses lang nabubuhay ang tao. We don't get a chance to live again. Di tulad ng text message, kapag nag-fail, pwedeng i-resend. Kaya po, irrespeto po ang matatanda. Pero pag di na kayang tisen, ako mismo lilibig sa mga senior citizen. Isipin, magayampas kita ng martilyo sa may saksak pa ng kuchilyo pa mas brutal pa sa karinyo. Halatang inggit ka lang at galit sa mga tulad kong binatilyo. Gago, sobrang tanda mo, nagmamano sa si Basilio. Ang panahon na yan, no? Benta yung benta. Mas matanda ka pa sa anilo ni Lito Lapid. Noong 10,000 BC, ikaw lang yung rapper na may cornrows ang salapid. Huwag kayo nilikha ng Diyos, lumang pintura yung pinahin at 50 years from now, ba itong itsura ni Malaki? Hindi na set up mo. At yung Colgate, ginamit mo sa gilagin. Ayong tuloy ngipin mo'y para shellfish ng dentist. Kulang wet dreams yung sex trip dahil marupok pa sa breadstick yung edits. Paano ka makakabana at di mo nga ma-left twist ang pelvis? Katawan mo'y di maigalaw na parang square piece sa Tetris. Ikaw ay nabutan mo yung 1970s na Celtics. At di ka pa mag-retiro. Paamoy puno na ng ingrown at kaedad mo si Robert De Niro. Ayaw sana maging racist pero sa sobra mong itim, bro, parang ang tuhod na tumubo. Other words, parang Negro. Negro. Overdose sa heroin na feeling hero. Kahit sa Fliptop o sunugan, tutunawin si Sub-Zero ng
Ika'y ibibrito ko sa grasa na may uling at graba. Itong naduling na mamay luluturin sa lava. Punchlines ko sa nusuki sa gara, kaya dumugin yung nara. Verse ko, mala diamante, call it ruby ibara. In a Fliptop version ka ni Porridge, ulubing magara. Di makatulog sa gabi itong si Tutsi Ibarra. Galing mag-rhyme, no? Kamandang na italatay kapuri ng mama, di mo, di mo makupit ang tsamba, kaya tumingi ka pa ng multis kay Loonie at Abra. Ang inang ay, 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 malapit ka nang mamatay, di ka natatablan ng malunggay. Habang ako'y matalas sa samurai, ako'y pinagsamang Yoshimitsu Ninja Gaiden at Patusay. Ay, kaso MC Kansai, oh, respetado kayo ba, pero sa hip-hop movement, yung sa Davao, di ako interesadong sumakay. Pag isang lakong lalakbay, pero delikadong sumabay, kahit may gunman ngayon, ako lisensyadong pumatay. Ay, sa huling battle na ipinilabas, nag-aktang mga tapangan kapag nag-angas, pero nag-choke at nanigas. Dahil di ka na makapagbigkas, kalaban mo iyong inampas. Nag-sorry ka agad pagkatapos, dahil napakla ka kay Atlas. Yan pala, magbago siya ni Atlas bago pa yan, kaya kilala na siya. Ilang lame poser sa hindi ka lalampas, overtake or take over. Sasagasaan kita ng bus, sabay atras na Range Rover. Kinakailangan pa ng gas, gagamitin flamethrower. At chainsmoker, burn straight choker. Incinerate yung matatamog. Lulutuin, susunugin, ikikrimate ko itong panok. Hanggang maging powder ang iyong anyong parang cocaine na pinulbo at kakamayin ko ang iyong remains. Last round. Si Arnon yung parang nag ano siya na ako yung veterans dito. Oh, sabi yung intro niya ng round 1, hindi ko alam kung pinwista niya yun o sumakto. Sumakto yung sulat niya. Sumakto yung sulat niya. Na angel, di ba? Ikaw yung matanda. So ngayon, parang nagbebat siya ng kusa. Yung crowd niya, ay, ito. Parang pre-made yung dating eh. Luminis na yun. Nakuha niya yung attention ng crowd dahil dun. Kasi may chambang ganun eh. Yung sakto yung, sakto yung sinulat mo sa sinabi ng round. Kaya yung mga rounds tayong ganun eh. Magmumukhang pre-win. Sakto yung bring up niya, tapos feeling ko kasi yung round 1 kumakapa pa siya na eh. Ibig sabihin mo, basa mo kung saan kaanggulan mo. Anticipate mo eh kung saan kaanggulan nito eh. Sumakto pa yung ano, tumama yung ano mo. Yung prediction mo. May ganun ako nakikita eh. Tsaka yung si Sak, mas ano na yung presence niya ng round 2. Ewan ko, kasi diba may ano eh, kunyari pag minute ikaw yung na, una. Minute na. Pag ikaw kasi na, una. Ano pa yun eh. Medyo ano eh, diba? Pero kapag ka ikaw kasi yung pangalawa, tapos tinira ka na nung kalaban mo, may ano ka na eh, ah? Alam mo ah? Round 2 talaga nagsisimula yung mismong ano eh. Mismo. Yun na hindi nagigets ng crowd minsan eh. Ang haba niya rin mag-scheme, no? Mag-rhyme scheme. Nung square piece at Tetris. Tsaka yung lisensyado pumatay, lakas nun. Tsaka yung ano niya, yung topic niya, nag-stick alimbawa isang angle, 4 bars. So ang haba. Extended multi. Extended multi yung ginagawa niya eh. Parang, pili ko hindi extended eh. Pili ko apat lang siya, kaso ang haba lang. Tapos parang medyo nag-multivine siya. Tsaka yung multis niya. Pero yung mismong rhyming na ginagamit niya, apat lang pala. Hindi yung multis niya, yung proximity talaga magkakadikit. Hindi yung parang... Kasi ang tagal dumating. Kaya didikit. Yeah, parang 20. Yung iba kasi maraming gumagaya sa style nito eh. Nagbumukha nakakatawa kasi, di ba? Yung iba yun na parang, wala na namang rhythm. Yung kanya may rhythm pa eh. Di ba? Minawawala sa multing gagamitin. Napagkain na ng mga metronome, ano eh. Pero si Sak kasi, yung pasok naman sa kanya, yung rhymings niya, parang nagaano pa siya yung syllable rhymes na phrases. Ganun pa din. Tsaka tatalon yung rhyme, babalik. Tsaka nag-internal siya. Ganun pa din. Lakas. Malakas yung sa kanya. Tapos maganda yung thought. Yung content. And to think ng, ano, na 4 years ago na to. Oo. And mismo. Consider natin yun. Diba? 4 years ago. Ay, nahantay mo lang ng mga tao dyan yung nakakatawa eh.
Ngayon natin yung mga tao dyan eh. Pero, nakakatawang lang. Diba? Yeah. 4 years ago, combination ng... Ayun yung masarap talagang pakinggan na hindi yung antay kang tatawa. Ito na ba yung nagsimula na yung uso-uso na yung mga gusto na nila yung mga matatalinong linya? Dito na. Pausbong. Pausbong kaya ba si, lang? Si ano? Oh, parang oh, isa yan. Ganyan isa na yun, oh. Bukod nung mga time, eh kasi yung mga time siyata hindi lumalaban si Balakid eh. Tapos kakatapos lang namin ni Balakid. Yung parang ano pa siya, vacation leave pa siya muna. Kaya tinalo ko ni Loonie na wala ko. Dahil lang namin si Allen. Pero ano ah, pero... Si Allen, tangina, pagkatapos siya dun. Marami nang... Marami nang matatalinong lines ah, si Flip. Yung ganyang style. Si Balakid yung, ano yan, yung parang prominent na palang. Kasi, siya lang yung nakikilala palang. Parang sa kay Balakid kasi na-highlight. Na-highlight kasi. Pero, dati na, oo, dati nang meron. Pero, kay, nung dumating si Balakid, kasi yun yung style niya. So, na-highlight. Na parang, ang mga nagmarin niya, si price tag, yung mga bagal mag-rap. No? Tapos, pero nililinis nila yung top. Diba? Kasi nga sabi mo nga sa flow, eh, mas mahirap magpatawa eh. Mas mahirap magpatawa. Kasi hindi siya masyadong nagpapatawa eh. Parang ano lang eh. Direkta lang yung so, angle niya pang bars. Pero kasi, ito, within sa multis niya, may joke. So, ano may makakatawang isang line lang. Paano ba mako-consider na bar? Na bars? Bar yun. Pagkaganda nung line. Yung parang pabigat na yung feeling heavy yung sinabi na wala. Oo, kasi walang para sa akin, yung bars, para sa akin na, makukonsider ko siya na bar pag ano eh, one of a kind siya. Pag ano ba? I think one of a kind. Yung parang style nagre-represent sa'yo. Galing lang sa'yo dun. Hindi siya parang parody ng linya ng iba. Original. Original siya. Tapos, yung pagkakarayon niya, perfecto. Kahit papano, meron kang second meaning na pinalabas. Mm. Tapos nasa rhythm at nakakulong siya sa halimbawa yung 4 bars mo, isang rhyme scheme. Para sa akin yun ang bars. Parang yung 4 rhymes mo, gagawa ka ng multi, yung isang linyang sasabihin mo nga. Na yung isang nito, thought yun, nakakalat sa 4 bars. Gagawa ka ng isang thought sa ano, oo. Tapos yung meron ka pang mismong sa isang linya mong sasabihin, kung ano yung sasabihin. Kasi pwedeng, yo, sandali lang muna. Parang bago yung birthday. Dahil meron kang 4 bars, bago ka dumating sa punto mo, sa 4th bar, meron ka ng time dyan sa setup mo para mag-wordplay. So, pagpapunta dun, pwede mo nang ihatid, di ba? Ihatid dun yung punto mo na, o in 4 bars, may nasabi akong punto at nakapag-display ako ng writing skills. Yun. Tsaka kasi, common misconception yan. Kasi ng mga viewers ng Fliptop, pag sinabing bars, ibig sabihin, yung mga seryoso na, na lines, yung mga mabibigat, mga seryoso, yung mga scientific. Hindi, kasi pag sinabi mong, pag yung iba kasi nag-react ng bars, parang, yung linya mismo, whether nakakatawa o nakaka... Alam niyo ba kung ano yung bar? Yung bar musical measurement. Sa akin ng line. Ilang bars ba kantay natin? 16 music, bars. Diba? Musical measurement yan eh. 1, 2, 3, 4. Bar. Bar. Yun yung bar. 4 counts. Diba? So, yun yung... Parang naging dati kasi, nauso yan sa battle rap, yung heavy bars. Those were some heavy bars. Naging bars na lang. Ang bigat ng bars. Before, lahat naman yan talaga bars eh. Lahat yan. Dahil nakasukat dapat eh. Maliban na lang sa mga offbeat na rapper. Walang, yun ang walang bars. Kasi ibig sabihin ang bar, nandun ka sa sukat. Yun yung original meaning nun. Naging lost na lang in translation. Dahil, musical terms din kasi dahil ito flipped up terms yung bars na inaano nila. Ito na yung mga yun yung inexplain natin kanina ano eh. So kasi flip top kasi dati kasi nasanay old school may beat. Kaya nila akala nila walang rules. Wala nang unwritten rules. Pero nga may battle tawag din eh. May battle eh. Nagre-battle. Well, misconception. Ngayon, alam na nila. Babattle ulit. Nag-uusa din yung crowd na umangat yung knowledge. Tsaka minsan din, di ba, tatawa sila, ba't yung tinatawa na niya, hindi naman nakakatawa. Nakakatawa kasi yung pag-rapper ka talaga. Pag meron mga linya na, maisip mo kasi yung dati mong ikaw na, puta, naisip ko dati ko. Ginamit niya talaga. Kaya yung mga ganito, isipin niyo, hindi yung parang,
kung ano yung gusto nyo marinig. Isipin, parang itong conversation ng mga MC na hindi kayo kasali. So, ganito yung usapan namin. Parang nakikikinig lang kayo. Oo, oh, nakikinig lang kayo. So, ganito ba kayo masyado? Ingat-ingat lang sa comment. Andito kami to break it down for you. Kaya break it down eh. Ano muna, round 2 ni it. Round 2 ni Zero R. Ayan, sobrang lupit ng round 2 ni Sak. Ang dami tuloy. Round 1 kay Sak tayo. Wala pa, round 2 pa ni ano eh. Ni ano to? Zero R. So, round 2 bituloy siya ngayon. Sak! Masami mong kamukha! Halata! Patika-taka! Pinagapo lang sa isang tao! Ang pagkatao mo kopya! Halatang duplika! Forgery ang kaso! Pero tawag sa akin kapag ganito ka abusado dahil hindi ka nga buo, diba? Tipa ka lang ni Double D na kapiraso! Kaya kung sa tingin mo ikaw yung Bruce Marshall Mathers na bumatang sa Scribble Jam, gagawin ko tong 1997 at ako yung MC Juice na magpapahiya sa'yo on every single round. Single round, Scribble Jam, and separate you from your senses, parang near-death experience. Mangangamoy taong nasusunod to dahil ang hell na describe ko na in sentence. Patuka ka lang, nangangapa ka pa, hindi nagataka-taka kung bakit wala akong kakaba-kaba, hindi ka kasi magaling. Pag binisaya ko, bango pa ka. Mga bango mo, bango. Pangkaraniwan, gas-gas at gamit na ng karamihan. Paano ako mahihirapan sa isang kalaban lang kung ang pinapala kong libingan pang maramihan? Mas talaga ng boses niya, no? Para magkapera, paki-pull out to. Kailangan ng sundalo, hindi pwede ang maestro sa gera. Hindi pa lapis to. Dahil lapid mo pala ang sinusulatan ng lapis ko. Acid flow ang nadaloy sa ugat mo. Lusaw ka sa kalang plastic straw. Kaya kung alanganin pang talas, huwag kang magmadali. Baka gawin ko lang karayom ang mga bara mo sa sugat ko para matahi. Pangmasa ka, ako pangmasaker. Parang talit-wali laban kay Kaher. Buhangin ka lang. Ako yung simento na hinahalo sa pagmasa para maging pader. You better play dead by now. And wow, don't do something stupid. Pagkakataon, ako yung magiging one-way ticket mo. Papuntang intense sa Indian Union. Kaya mag-alaman ka na, kahit naghanda ka pa, dahil na sa akin ang susi kung paano patayin ang takbo ng makina. Walang bait ng galit, aron dali lang masaktan. Walang bait, kaghait, ang pangutana. Ngano'ng wala ko nasaktan. Ako yung kalahadong tubig. Ikaw ay matalas, ba't hindi ako nasugat? Kung napakuhin ako, ako yung magiging one-way ticket mo papuntang intensive care unit. Kaya mag-alangan ka na, kahit naghanda ka pa, dahil na sa akin ang susi kung paano patayin ang takbo ng makina. Walang bahid ng galit, aron dali lang masaptan. Para madaling maintindihan. Kung nahasa ka ng matalas, wala ko na sandan. At hindi ako nasugatan. Ako yung kalmadong tubig, kapag hinampas ng hangin ay kumagawa ng alon. Na kapag sinulungat mo o sinalubong mo'y lubog ka, at wala nang silbi ang salitang ahon. Mas mahirap to sa nakasanayang kasabihan na dadalhin mo bukas maghapon. Dahil binuhol-buhol ko ng sinulit, paano mo papasukin ang butas ng karayom? Hindi pwede sa akin yung praktika lang, basta may bato at tumatak. Dapat taktikal at teknikal, hindi pa nagsisimula ang laban. Pag dinitawan, alam ko na kung ilang ulo ang babagsak. Maihihi sa pantulon to dahil sa maling laban ang pinasok mo pagdating sa letra. Ito na yung pinaka-octagon ko. Tawagin mo kong Anderson Silva. Lahat ng binabato mo, tansyado. Lahat ng trabaho ko, planchado. Pag dumapo, manlalamig ka sa init. Trangkaso. Kaya kahit puno pa yung baso, yung lalim mo ay salin lang na tubig na galing pa sa aking tabo. Blanco ba kasi? Blanco para nag-fast out sa gabi. Yung tapang mo, matabang, pero yung kaba, puro sa gabi. Kaya kung maluwang yung sukat ng utak kahit yung ulo malaki, isisentro kita sa atraksyon, dudurugin pagkatapos iyakalap mo sa gabi.
Teka lang, hindi ko na-gets yun ah. Teka lang. Ulit. Replay. Sensya, baka sabihin na naman, bobo na naman tayo. Sabihin na naman tayo ng mga bar masters natin na bobo. Ay, mami, na-gets ko na yung kakalat. Isisentro kita sa atraksyon. Dudurugin pagkatapos ikakala ko sa tabi. Center of attraction. Idudurog, tapos ikakalat sa tabi. Oh, hindi, wala ka na sa center. Wala. Ikakalat ka na. Sa center ka. Oh, dudurog yung tinggit na. Alam mo, paano mo dudurog yung center? Yung madaling salita, pangit yung closer niya. Yes. Diba? Kasi, paano mo dudurog yung center? Hindi, kumbaga, okay lang yun kung nasa gitna yung bars na yun. Kung, feeling na lang. Diba? Kung kasi kung tatapusin mo yung round mo, kaya nga ako natalon ni Shehyee dahil yung mga... Isa rin yun eh. Wala akong closer na maayos talaga eh. Speaking of ano, first battle, no? Kasi, CVR, pangalawang battle niya yun eh. Laban niya si Aklas. Si Sak, first battle niya. Kailan first battle mo sa Fliptop na random? Ano yung feeling mo nung unang battle mo pa lang? Sino? Sino ba unang battle mo? Sige. Ikaw. Hindi, ikaw muna. Daddy Jody. Muna. Daddy Jody? Oo. Daddy sumali sa Nike yun, nanalo yun. Nalo ka. Hindi. Kailan? Ay, yung crowd, di ba? Yung parang unang kapa mo pa lang. Ha? Yung unang kapa mo pa lang ng crowd as an MC, di ba? Ang hirap nung pakiramdam. Hindi mo alam kung paano mo ibabas yung... Ang payat pa nito dati. Bars mo dun na... Mukha ni Eminem ko dati, no? Ngayon, Charisse. Payat, eh. Charisse. Hindi, Jake Cyrus. Jake Cyrus. Jake Cyrus naman. You know what rhymes with Jake Cyrus? What? H-Virus. Oh! Teka, rhyme lang. Anyway, ayun. Ikaw, unang battle matatanong? Mo. Hindi, unang battle lang. Para ba naman yung experience ng MC? Oo. Sa unang salang mo versus sa pangalawa mo na, di ba? Oo. So ikaw, ano yung kailan yung unang battle mo? Ako? Sa Fliptop o sa buong buhay ko? Fliptop lang. Fliptop? Fliptop kay Gap, siyempre. E unang-una sa buong buhay? Buong buhay ko? Oo. Battle? Na may tao? Hindi na natatandaan. Hindi yung... Kaya kasi dati wala pang rap battle. Pinosop yung kausap mo eh. Kasi mamamaray mo, di ba? Oo, kasi may battle ako na dalawa lang kami. Sige, na-event. Kami ni Clumsy, nagbabattle kami, dalawa lang kami. Sakitan talaga ng damdamin. Ayun. Kasi wala nanonood. Kami dati ni Walter. Dati, di ba? Nag-Royal Rumble tayo dati. Yun. Maka-count mo ba na battle yun? Hindi, ganito na lang tanong mo kasi dapat sa pilosopo. Ano, kailan yung una mong official battle na sa event ginanap? Sa event ginanap. Event siya na. May battle, first mo na nasalihan. Yung ano, kami ni Mike Swift. Labang kayo ni Mike? Lahat. Sila Dico ay kasali doon. Si power, ano? Tapos may beat. Si Picasso. Sila Picasso pa kakabat. Kasali pa sila Picasso. Sila Jonan Aguilar. Sila Nothing Else. Si Jonan nandun. Oo, gago ni Nothing Else. Gago. Ano ginawa ni Jonan? Hindi kasi show yun. Tapos biglang lahat ng rapper doon. Ano? Battle kayo lahat. Ganun. Ay, ganun. Biglaan. Tapos doon muna nagkaroon. Anong year yun? 2003. High school pa lang yata ako. Tito. Tito. Ako ng battle ko. Doon unang nag-battle si Picasso at Mike Swift. Doon sila unang nagkaroon ng tension. Nag-copy ko lang. Hindi, siyempre, hindi ko alam. Stick tayo doon sa battle. Ako unang battle ko nun. Unang battle mo? Apex ba? B-side? Yung gap, yung Loonie Gap, yung ding event na yun. Yung ba yun? Oo, yun yun. Oo, Loonie Gap. Tapos may parang on-the-spot sign-up nung araw na yun. Hindi nyo alam na kayo magkalaban. Pero ako nagdala sa inyo ni Juan Tamad nung unang Fliptop. Nung unang event ng Fliptop. Andun, diba? Datu. Andun tayo. Andun sila. Si Datu, pati si Batas. Si Datu, pati si ano. Makalaban ni Datu nun. Basta yung si Batas Abba, tas nawala yung Kamel. Datu Fuego. Unang event ng Fliptop, kung hindi nila alam, Grain Assault ba yun? Basta sa bar nila Nimbus na yun. Oo, yung ang battle nun sila, Fuego, pati si... Pero anong feeling mo nun, nung first battle? Parang... Kabado. Tapos hindi ko alam kung ano eh. Panad ko yun eh. Ano ka ba nun? Okay naman. Freestyle. Considering na freestyle. Actually, hindi siya freestyle. Hindi, meron kasi... Alam kong lalaban ako. Pero mga, pa-explain natin kay... Loons. Nahanda akong mga tulay. Kung anong... Kasi may misconception din sa freestyle. Pag sinabing freestyle. Hindi kasi maraming hindi sabihin ng freestyle. Sa ating mga MC... Merong freestyle na habang iniisip mo... iniisip mo rin kung ano yung ka-rhyme. Yun yung making it up as you go along.
Yun yung off the top. Yes. Meron ding freestyle na isusulat mo muna sa utak mo. Meron na kasi mga rapper na kaya nila mag-store ng bars sa utak nila nung hindi nila sinusulat. Ano ba, magbubuo sila ng 4 bars. Tapos, bubuhin nila bago nila sabihin. Kasi akala nila, pumapit rapper ka, lagi kang may 4 bars na nakalimutan. Hindi, pag akala kasi nila. Hindi naman tayo laging handang... Pag sinabing freestyle... on the spot of the top. Pag alam mag-rap ka, tsaka ka lang mag-iisip ng rhymes eh. Oo. Hindi mo kailangang isulat yun mismo sa papel. Unlike na pag-rap ano, ka sa sitwasyon na mag-rap ka. Freestyle, flip top, tsaka hip-hop. Mga misused na term. Lagi yan. Hip-hop. Ano ba yung hip-hop? Ano ba yung flip top? Nakakalito eh. Kasi kanyari, di ba, pag sinabi ng isang tao, freestyle ka nga. Tapos nag-freestyle ka. Meron kang mga free verse sa utak, sasabihin sa'yo, ay, sulat yan eh. Hindi naman yan freestyle eh. Hindi, freestyle pa rin yan. Kasi, bakit? Kasi, ngayon mo lang, free mo lang siyang pinagtabi-tabi yung mga bars mo sa utak. Diba? Pero iba yung, ano ka nga, off the top. Off the top. Magsusuntungol sa paligid. On the spot mo, ikakatain yung bara. Diba? Parang, mahirap kasi. Depende kasi sa skill mo eh. May skill level kasi yan eh. May level talaga na, kaya mo lang, freestyle lang. Pero meron ding iba na kayang itawid-tawid yun eh. Nag-freestyle, bigla mag-re-written, mag-freestyle. Pero pagka sa battle, ginagawa lang, pagka yung MC nga, yung pag-freestyle ka na lang, pagka within sa mga rhymes mo eh, may naisip ka lang na pwede mong idok mo, saktong iyan mo. Ayun eh, minsan yung hindi alam, hindi nila alam na hindi sulat. Rappers, tayo mga rappers, napapansin natin yun. Kunyari, may ilumat, ay putaw, naipasok pa. Ala, ituktungo. Ay, dami ang ala nila sulat lahat. Alas lahat ng battle po, yung hindi linis talaga yung... Rapper sa rapper lang yan. Rapper sa rapper na pride. So, ayun yung conception. Teka, balik natin dito. Balik tayo dun sa ano. Para sa akin, Sak Maestro yun. Sak Maestro. Sobrang dragging nung ano. Tsaka ang pangat ng closer niya. Ang lakas ng closer ni Sak eh. Tsaka yung ano, medyo... Alam mo yung kagaya ng sinasabi mo pag sinabi bars, di ba? May apat, may tatlo na para mag-set up ka. Parang yung sinabi niya, may naalala ko, octagon. Itong octagon ko. Tawagin mo kong Anderson Silva. Letra. So parang, letra yung rhyme. Hindi, di. Letra yung rhyme. Parang, okay, ba't ka tatawagin Anderson Silva? Dahil ba, tinuturo mo itong octagon? Dapat may, ano eh, kunyari, kasi medyo na, ano rin yung paa mo dito, yung binti mo, may set up ka pa na iba. Doon panahon na yan, malalim na yan. Si Silva malakas pa niya. Oh, yun ang mga panahon na yan. Saka wala pa, hindi naman siya nung nagagamit yun. Kung baga kung 2017 gagamitin yun, medyo wak na yun. Oo, di ba? Noong panahon na yun. Dos pa, dos pa na yung Anderson Silva na kasi unbeatable siya nun eh. Tandaan nyo ah, 2013 to ah. Kumbaga. Pero anyway, ayun yung in-explain natin. Yun yung baka, kailangan bago mo sabihin ikaw tawagin na Anderson Silva, kailangan may sufficient backer na accurate. Ano, diba? Hindi, at least dalawang qualities. Qualities hindi mismo. Isa hindi isang quality lang. So, yun yung parang medyo Anderson Silva. Kumbaga, sabog ang speaker para nagdamo si De Venecia. Kumbaga, dalawa yung point of comparison. Sabog tsaka speaker. Hindi yung speaker, speaker lang. Tapos si De Venecia kasi yung speaker siya na political ano occupation. Anyway. Ayun. Tsaka, yun nga, round ni, sino to? Si Zero R. Yun pa rin yung punto niya. Parang, hindi dapat si Sak nandito. Dapat ako kasi. Veterano. Veterano. Ako. Dapat ito. Mali ka ng pinasukan. Iha. Mali ka ng pinasukan mo na liga. Naka-ano siya sa delivery. Nakainin ko sa presence to. Diba? Tapos nagulat siya na, ang linis pa lang. Ang linis ng kalaban. Oh, ano pa magsulat? Minsan pag nag-underestimate ka din ng... Yun ang mahihima pag hindi mo din kilala yung kalaban mo eh. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano ba ang... Kaya like dapat go hard lagi. Go hard lagi. Pero yun yung advantage ng presence eh. Marami nalilin lang nun. Kasi madami ding MC na... Kunyari, yung Bisaya na bar na pinatranslate ko sa'yo. Kung ako nandun, tapos ang ganda ng rhyme, ang ganda, hindi ko alam yung Bisaya na, hindi maintindihan, pero ang ganda ng pagkakasabi, syempre, mapapaano din ako, mapareact din ako. Yung pinatranslate ko sa'yo, hindi ako nasugatan. Diba, parang, wala naman parang ano, okay lang. Tagal mo sabihin eh. Oo, vitamin C lang. Ano sinabi mo lang lang? Tagal sinabi mo. Pero meron din kasing words na walang dating pag direct translate mo sa Tagalog. Na sa kanila lang
merong dating. Kasi sila lang nagsasalit. Kasi sila lang nagsasalit. Okay. Kailangan mo maging taga doon. Parang ma-ano. Tiyemang taga dito. Dabaw naman yung basketball. Ah, sa basketball, tiyemang taga dito sa court. No? Football lagi. Dito lang yung pwede. No? Pagka sa ibang court maginawa yung move na yun. Di siya shoot. Okay, tiyemang taga dito. Round 3. Tiyemang taga dito. Round 2, Sak. Sak. Saka din? Oo, oh, saka. Wala na, panalo na si Sak. Ano na lang to? First two rounds. Sulit din panoorin. Diba? Hindi, panoorin natin. Malay mo, strong enough tong... Ah, oh, minsan may ganun. May ganun eh. Kayang burahin yung dalawang round. Kasi nga, di ba ka, your whole, ano, is just as good as your last performance. Oh. Diba? Hindi, sabihin na natin, in-score natin ng 2-0. O kaya kahit ako lang, in-score ko ng 2-0 ngayon to. Oh. In favor of Sak. Eh kung yung round nito ni 0-R, sobrang lakas. Pwede kong ibahin na, hindi, ano pala. 2-1 pala in favor of ano. Nag-iba na. Kasi, hindi, naset yung standard eh. Yung standard kanina yung round 1 eh. So kung ganun kalupit yung round 3, biglang mag-iiba na naman yung standard. Diba? Ganun yung nangyari sa battle niya eh. Sa battle niyo. Parang ano. Last round 3, yung 2 rounds parang sa'yo. Tapos yung round 3 niya, nangyari ka. So, in a way, parang, ay naman na balance siya. Sabi, oy, may sinabing, parang hindi man ganun yung reaction, pero may ganun. Pero kung malakas na round 3. Perfecto yung performance niya rin. Kaya, kada round din, iahanda mo, importante. Pero may kanya-kanyang purpose ng kada rounds. Parang dating kasi, pagka sa third round niya, halimbawa nangyari nga yung sinasabi mo, parang, you lost the battle, but you won the war. Parang ganun eh. Parang natalo ka sa rounds. Wala, pero parang sa battle, nadulog mo siya. Bagay. Iba pa rin. So, panoorin pa rin natin. Ang sama mo, gago. Kung ganito yung race. Parang ano? Last fourth quarter one, no? Last fourth quarter one. Siya daw yung simentong ginagawang pader. Pero, ikaw yung tunay na ehemplo ng kabubuhan. Dahil yung zero ay yung sa teksto, walang laman at di konkreto. Ay napag-iwanan na sa lahat ng aspeto. Panimulang letra ng iyong pangalan na sa hulihan ng alpabeto. Capital C, nagdurugo parang hiniwalang ni Zorro. At yung Z, pag dinamihan, tinutulugan na ng tao. Walang panalo, puro talo. Itlog, so get your ex cup. Kahit mo yun na yung utak, pinipilit magpaka-wet look. Hindi sa zero na sa ang bawat pahina ng textbook. Kahit sa sports, yung number zero ay ang buhayang Russell Westbrook. Kahit mas malaking right brain ko, malamang kakain ka ng left hook. Bawasan natin ang iyong excitement. Ika'y mas maingay pa sa siren, dapat sa iyo ay confinement. Pwes itong si Z ay magiging quiet pag binugbog ka ng sobrang violent. Para bang salitang rendezvous, yung letrang Z ay nakasiren. Maestro, gumagawa ng assignment because I wanna get my shit right. Dahil 0R yung pangalan mo, bibigyan kita ng insight. Yung minute hand at hour hand, inugnay ko sa pag-fist fight. I put two hands on 0R like a clock strikes at midnight. Each time, pangalan mo dapat kiniconsider. Kaya mo yung palitan and I will make you a believer. Kahit ka mag-impaway sa butterfingers, distansya 100 meters. Lahat ng tira mo pasok kay 0R na parang buzzer beater. IQ mo parang freezer. Kahit yung zero yung nakamit. Yung plata mo yung parang kung yung zero talagang nagkulang sa maes. Kaya huwag ka masyadong magulit dahil pag ako humagupit, yung buhay mo mas iiksi pa kaysa zero na gupit. Sa lupit ng pagkakahihaw. Zero na gupit. Mas maiksi. Kasi zero kalbo. Ah, dos. Ito. Oh. Hindi. Sa zero, race of yun. Kalbo. Kalbo. Sa race of, di ba? Yung minilalagay na. Zero ako lagi. Lagi yung zero. Zero. Oh. Ano yung uno? Seven. Uno. Mas mahaba ng konti. Parang bull. Parang yung ano mo. Baby ano. Baby ito. Ito uno. Zero. Dapat kayo ba natin tinatanong eh, no? Sir, dahil bilang zero yung nakamit. Yung plata mo'y parang Coke Zero talagang nagkulang sa paet. Kaya huwag ka masyadong magulit dahil pag ako humagupit, yung buhay mo mas iiksi pa kaysa zero na gupit. Sa lupit ng pagkakaihaw, magiging instant kill. Nagbabagang mga linya ko'y tak-tak-tak parang nag-steak sa grill. Walang lunas o gamot sa sobrang sick ng skill. Intellect ko'y doble mag-increase parang may syntax bill. Heart of gold with a mind of steel. Ako'y busang intelihente. Bumilya ko'y parang si Blanc
lakad ay maubusan ng kuryente, no? O at sinulat ay permanente, ako kinakatakutang delinkwente. Imumandama yung kaganto, pero resulta niya ay dengue. Kailang kulang sa karunungan para walang kulang na repete. Papilugutan kita ng ulo, hindi maituring aksidente. Buti pang kunin natin yung utak, gawing kulang at busan at swerte. Ang talunin na buhay, imposible. Kahit abutin ka pa ng swerte. Kapag sa halalan kayong mga kalabang nakaakalang kayang talunin si Duterte. Lahat ng parusa ko'y violente. Ito kay Vincent Mother Lily. Kapalatan kita ng buhay at ipapako ko yung daliri. Pagpapainit pa ako ng alambre, itutuso ko sa iyong titi. Lalagyan ko pa yun ng kateter na nakaimpudo pa ng sili. Wala na mag ibang contender dyan. Ito veteran, so you better run. Just surrender, son. Will you get dismembered from my microphone gun? Nakakondenser yan. Ilipat ko pa ang iyong birthday and you stay forever young. Pero ma-remember lang tuwing November 1. Kaya salamat sa mga nag-imita at mga dumalong. Presidente sa ating boss. Sir, alam mo ako'y baguhan pa lang kaya huwag sana ituring na mas boss. Kahit pa 10 minutes per round para sa akin ay kapos. Kung pwede lang mag-rap dito hanggang sa ako ay mapahos. Joke lang, tangina mo, hindi pa ako tapos. Parang sa sobrang talas sa time limit tumagos. Huwag mo nang kasangi kay sisikap dahil matagal ka ng laos. Sulitin mo na lang ang pagkabuhay dahil hinihintay ka na ng Diyos. Dahil pag ikay, dahil pag yung ngipin mo ay napulbos, huwag pusawa ka na sa sopas. Ikay patungo sa direksyon na hindi magpupoy pa ng kompas. Oo, tatanda rin ako't mamamatay, pero mas malapit ka ng matodas. Zero hour pangalan mo, pero hindi pabor sa iyo ang oras. Dahil bilang na ang araw mo, kinat run away and hide. Huwag mo dayain ang panahon na hindi na pwedeng mag-rewind. Habang tumatakbo ang oras, papalapit ka na rin sa finish line. Kaya zero hour, walk slowly kasi you're running out of time. May mga antik siyang ginagamit eh, no, yung hindi pa ako time, pero hindi pa ako tapos. Yung mga psych highlight niya, no? Yung mga bayat na ganun. Parang ano, pwede pa picture. Si, yung mga link, si Sak mismo, di ba? Si Sak, ano siya, halata ko yung influence ng URL sa kanya. Yung I put hands on, like, ayun, pag-usapan natin yung linya niya, yung alas 12, yung alas 12 yung linya niya. 12 o'clock strikes at ano, di ba? Strikes at midnight. I'll put hands on zero. Sakto lang naman. Malakas, malinis. Parang matagal yung ano, pero kung titignan mo yung thought nandun. Hindi, hindi. Tsaka hindi set up na I'll put hands on something. Marami yun eh. Hindi lang isa yun. Marami kung pwedeng gawin dun. Ang dami niyang pwedeng gawing reference na parang I put hands on blank. Ang dami mo pwedeng ano eh. Marami. Kumbaga common siya na setup sa URL. Kaya sa akin may mga yung mga pag panlulo ko sa time na moves sa Fliptop, no. Nakita ko 'yan. Meron ako nakita kay Sayan. Eh di ano introduction pa lang. Represent yourself. Ano na di yung kalaban niya. Pastor siya na, nag-give up na, nag-round na, hindi na yung siya, hindi ko. Astig yun, pare. Lakas nung ginawa. Kasi nag-choke na siya nung nag-choke na nung ano. Pero ang lakas sana nung round na niya. Uy, di ba? Hindi, parang, di ba kasi, ano, naalala ko lang yung ano, Barney's Mug. Di ba? Parang, syempre, intro, mahaba intro. Tapos ang first line mo, rap na agad, tangina. I-compare mo sa ginawa ni Sayad na hindi na pinang-intro, nag-rap na agad. Di ba? Yung effect. Ng kamu-kamusta, yung game effect, na. No? Di ba? Parang, hindi naman, Fliptop game? Wala nang gano'n, nalang gano'n. So, hindi ko trip yun. Mga times na mga trip off. Trip yun, Fliptop game? Hindi, hindi. Hindi, no offense. Break it down natin yung Fliptop game na yun. Hindi, no offense mga gumagawa. So, pag sinabi ni Enigmang isang minuto, para kay ano? Game na yun. Fliptop game, yun ang clip game. Na game. Mm. Eh, tsaka kung yung ihiwalay yun. Tapos, kung yung magbabars ka pa ng ano, ano yung bonus na minuto? O, Fliptop game. Parang, parang ano yun? Fliptop game, tapos na mag-rebat? Parang, para masabi, hindi naman dapat, kung magre-rebat ka, pwede man maihalo sa gitna yun. Mismo. Mismo. Yes, ginagawa nila cloud check. Kaya po, dapat ka magka-cloud check tapos mo mag-four bars minsan. Dating sa check.
Hindi, okay lang yung Fliptop game. Kung yung gumawa nun na una, siya nalang gumawa nun. So, hindi na lahat. Kasi iba, di ba, after nung kalaban, sabi ni Enigma, magre-rebat muna, tapos pagkatapos mag-rebat, Fliptop game. Parang napuputol yung tuloy, round mo. Parang tama yung epekto kay Sak. Yung first round niya na naman, sumakto. Di ba? So, hindi mo malaman kung nag-rebat siya. Ay, nag-freestyle siya ng rebattle. O nagkataon. O nagkataon na naman. Dahil hindi siya, kung tinigil niya yun, Fliptop game, sinabi niya, malaman natin, kung nag-freestyle siya. So, inukuha din ng yung makukuha mo siya ng off-guard sa sasabihin mo. Parang, hindi na expect ng crowd na babalot ka. Sabay, yun yung nakaka-point sa Fliptop game. Maliban dyan, Fliptop game, isa pa na pet peeves ko sa battle, how ironic. How ironic. So, wala nang nasabihin kayo. Ako, gumamit ako nun. Pero, hindi. Depende. Ako pa lang yung ano nun. Hindi naman ikaw. Hindi ko sinasabing ikaw. Ay, Maudik. So, wala nang nasabihin kayo, Maudik. Hindi, kasi marami naman pwede. Pwede namang pwede namang nakakatawang isipin. Oo. Diba? Hindi, gaya nga nang sabi mo pangit, pag lahat na si lahat na si how ironic, lahat na si Fliptop game, parang, kumbaga parang nawawala yung ano nung crowd. Maganda yung off guard mong kukuwanin din yung crowd eh. Well, yung si Wantabad, lighter. Baka isipin na naman nila, may tinitira tayong rapper. Hindi. Gago nagulat ako sa YouTube. Si Sadie, gago tawa ako ng tawa, nakita ko may upload. Loonie, walang bilib kay Sinyo. Dahil daw sa top 5 MCs, di daw siya kasali. Ginawa pa ng video. Di okay lang yun. Yeah, well, kasi yung mga... Hindi kaya mag-cash. Alam mo, pag tinanong mo kung sino yung top 5 MCs mo, mahirap. Paiba-iba yan. Tsaka, paiba-iba yan. Hindi yan steady. Pag tinanong mo, anong oras? Anong oras ba? Tsaka baka 20 na rapper pag cashahin mo dyan sa limang spot na yan. Mismo. Mahirap i-categorize. Ano siya, subjective siya. May isang linggo mong pag-iisipan. Nung in-interview ako nun ni Raymond Marasigan, hindi naman planadong sagot yun. Gising mo lang yun. At that time. Gising mo lang. Sino di bang MC? Yung top 5. Kasi akala nila kasi parang Bagay. Isi-serioso din lang kasi masyado yung sinasabi natin. Hindi kasi nila tayo kilala. Bagay. And then, tsaka, alam mo yun, pagka... yung mga top 5 ng ibang tao, parang top 5 niyo, hindi mo naman pwede maging top 5 ko. Kung wala yung idol mo sa top 5 nung isa mo pang idol, parang dapat ba i-questionin mo yung ano niya? Dapat yan, ang tinatanong ng mga ganyan, si Enigma. Yan, pwedeng legit pa yung maging answer. Kasi, bakit? Yan ang napili mo. Itangina mo, kumiyami ng lingo. First comes to mind kasi yan Madalas Hindi naman mo. Kaya yung kung pwede yung pagbasihan, kung pwede lang pag-usapan na nag-top 5. Yung katulad nga ni Enigma, ganyan. Pero as MCs na kami, MCs din kami. Yung iniisip na top 5, hindi nyo, may mga tinitignan tayo, hindi naman dahil sa cloud lang. Yung top 5 na sinabi ko, kaya nyo tsibugin yun, kahit ilang araw kung paghahandaan nyo sila. Sa bagay, nagalit ba kayo na hindi kayo kasama sa top 5 na yun? Dahil, kumbaga, ang tinatanong sa akin kung ano yung sino yung current yung mga lapang yung current na nasa isip mo, diba? Diba? Yun yung sabi ko. At saka, well, naging issue lang yan, syempre, coming from you. Standing mo sa battle rap, parang yung position mo sa battle rap. Kung iba namang MC tinanong ng top 5, medyo mo. Tapos hindi isali yung idol nila. Pag ako tinanong, tinanong mo, hindi kinanong. Tapos yung top 5 na alam sa Fliptop, number 1 si Saito. Pero feeling ko, si Saito, isipin mo si Saito. More on lang yan. More on parang issue kasi, syempre gusto lang din nila kayo makita na maglaban. Ang gusto nila mga fans, mangyayari may laban pa yung idol nila eh. Paano yung lalaban? Lalabanan din ako. Hindi nakapag-concentrate kayo. Heard it here first on Breaking Down. Heard it here first. Mangyayari yan. Ang gusto nyo mangyayari. May ano, kay si Saito pa, mga dating niya kasi siya yung Jesus Christ ng hip-hop ng Fliptop. Sino si Saito? Kung may logo yung Fliptop na parang NBA. Pero tignan mo. Si Saito yun. Siya yung pinako para maisalba yung hip-hop. Siya nga. Parang ang naging break starter ng lahat yung Loonie Saito. Loonie Saito. Tapos tinalo mo siya. Hindi siya naganda. Hindi niya alam. Tapos ikaw,
Sinacrifice siya yung alay. Para maging successful yung Fliptop, ikaw ang alay. Ayun na. Ito na yung... Parang blood sacrifice. Tama sa ating mga MGs ng panahon eh. Siya yung... Bless ka lagi dapat guys. Bless ka sa ngitin. Pero na may tanong ako sa'yo. Ay, na-artista na yun. Ano mas gusto mo? Maging Harlem na... kung ano man sabihin mo, parang hinihimay, o maging sa ito, kahit ano sabihin mo, wala na. Kasi ako, parang bagay. Naisip ko, pag kung ako nasa position ni sa ito, parang bumatil ako, kahit ano sabihin ko, wala na eh. De, pero, I mean, hindi wala na. Psychology din ng MC I mean, yan eh. Tanggap na na kahit sabihin niya, puro tayo. Diba, parang... Oh, pero, payag ka, TF ko, ganito lang. yun, parang bagay. Ano... Payag ka, ang... sponsor mo, ano lang. So, si bagay, knowing sa ito, kung saan naman siya nang galing din. Malay ba niya dati dyan sa mga... Ano yun si Saito? Ano yun si Sites? Meron siyang... siya yung klase ng tao na meron siyang pinaniniwala na siya lang nakakaalam. Hindi. Parang kung yan, pag nakasama mo siya sa gig, kasama mo sa gig, basta pumata kayong 12, magsasaing siya. Kahit nasan siya kanya, nasa hotel kayo, magsasaing siya, tapos hindi naman siya makakain. Kasi lang naniniwala kailangan magsaing na ganun siyang klaseng MC na wala siyang pakialam sa saying. Sakto, alas 12. Kailangan na natin magsaing. On 0 hour. Di ba? Strikes on midnight. Pero yun nga, parang minsan, ano yun, parang minsan naisip ko, parang sorry maging parang MC na kagaya niya na yun. Hindi naihimayin yung multis mo. Hindi naihimayin yung punch. Sa atin, pagkakilala natin, pwede mo naman gawin yun eh. Kaya event, kailangan mag-rap. Pwede mo gawin yun, pwede mo gawin sa TV. Sa TV. Ano ba, pag pinapabattle kami ni Abra sa mga bakla doon sa TV, di ba, lagi nga binibigyan nyo. Pwede mong gawin yun eh. Kumbaga, dito kasi, puro rapper yun nandito eh. Kaya pag tinanong ka, marami kang i-consider na hindi lang din yung popularity, di ba? Sa bagay. Ano, round 3? Yeah, sak. Pero sak na to, no? Hindi, tinan na natin. Baka mas malakas tong round 3 ni Zero R. Pinakamalakas palang round. Ang tabunan lahat, diba? Sige! Baliktarin natin yung posisyon. Simple ang konsepto. Baliktarin natin ang mundo. Ipapakita ko sa inyo na kaya kong matuto kahit walang pisara at yeso. Pagugulungin ng estudyante at maestro sa mikropono. Sa libro ng rap, magna cum laude kung pinasa ang kurikulo. Sakto si Sak na isasako. Dito pagmamalabis o pagmamaltrato. Kaya kitang isloter sa house mo kahit sa harap mismo ng entablado. Ako yung jeans pag nag-combine. Si Ace of Prop ng Hilda. Ito yung jeans pag nag-combine. Si Jabu Sloter kita sa house mo sa harap ng entablado. Parang hindi, parang masabi lang yung may reference. Kasi slow sa stage. Hindi natuloy eh. Hindi buo yung reference eh. Yun yung binanggit mo lang eh. Parang sa Anderson Silva niya. Iba yung binanggit eh. Kaysa reference eh. Ang reference kasi that may point of comparison ka. Either... Dapat sinabi niyo nung huli, parang sinatayin. Parang, alam, pasok sa harap mo sa harap na yung tablado. Home theater. Tapos yun. Ayun yung kulang. Ayun yung kulang, di ba? Theater. Pero yun nga, may reason dapat na binanggit si Slaughterhouse. Oh. Ayun nga, parang yung example. Slaughterhouse, house. Sa harap ng bahay, house, slot. Dapat sa harap ng entablado, di ba? Fronter stage. Fronter house. Sabi niya sa harap ng entablado eh. Sa Slaughterhouse, sa harap. Ayun nga. Ausdante ang maestro sa mikropono. Sa libro ng rap, magna cum laude kung pinasa ang kurikulo. Sakto si Sak na isasako. Dito pagmamalabis o pagmamaltrato. Kaya kitang isloter sa house mo kahit sa harap mismo ng entablado. Hindi, walang double meaning yan. Walang nga yun. Unless, straight lang. Unless yung venue, tapat ng bahay niya sa... Kaya kitang isloter sa house mo at sa harap ng entablado. Bakit dito sa Davao? Taga Davao yata si Sak eh. Kasi Zero yata. Taga sama si Zero. Hindi yata taga Davao. Davao din ba siya? Home theater talaga yung kung dapat. Pero may hype man kasi. Nadala tayo. Di black lip. Ito yung jeans magta-combine si Chaforms at Kidrak. Ako yung sa tataang lakas. Ultimate killing machine kung Jira ang Fliptop. Multiple murder and arson ang kaso ko. Lyrically sa hip-hop. Arison niya. Arison Plaza. Ito yung final destination at ako ang yung sakuna. Wrong turn ang pinasok mo na
naniligaw ka sa pamamangka para hindi pasahero yung pumara sa iyo para huminto ka. Ako yung kamatayang kumakatok na sa pinto mo, sinusundo ka. Hula ni Nostradamus ng End of the World, sa'yo lang nagkatotoo. At hindi nagkamali mga Mayan sa apocalypse kung rap ang iyong mundo. And you know what? The streets have ears. At dito nyo lang maririnig. Kaya pong mag-rap sa heartbeat mo basta may boombox ang dibdib. Ni Chris Angel that showcasing mind freak. Hindi ako nanlilin lang, ito yung Jedi mind tricks. Basta maganda ang atmosphere, immortal ang aking techniques. Most definitely, ang common sense ko, tech 9 times ang siksik. Yeah! Kinulong ako sa Rain Asylum dahil bala ko ay malakas. I put rage against the machine. Uubusin ko ang iyong lakas. Hindi, ano relevance nun? Sabihin mo yung Jedi Mind Tricks. Diba? Yun nga, Dol. Mga pangalan ng grupo. Jedi Mind Tricks, Immortal Technique. Ano yung mga paborito niyang... Rapper, mga paborito niyang... Baka paborito ni ano? Sak Maestro. Nalaban niya yung paborito. Nalaban niya yung paborito ng MC. Malay mo, influences. Influences. Nakuha kong info. Alam ko ano yung dati sa high school? Alam ko yung mga paborito. Slambook. Slambook. Slambook ako dito sa Sakya Estro. Baka kaya niya nire-reference yun kasi mga OG ano na din. Diba yung mga... Para pakita ano niya yung age niya. Di ba't biglang Rage Against the Machine? Labo naman. Ay, yun diba, lang. Diba biglang... Ngayon siya yung common talent. Tsaka yun yung question, the malaking question mark. Ano yung relevance? Bakit mo binabanggit? Ano yung common denominator na yun? Yun. Because light travels faster than sound. Until you speak up, man, your brain is hollow as an empty space ground. Okay. Prototype to Eminem na pinapatakbo lang din ang Android. Umaandar ka na walang mensahe parang cellphone si naka-flight mode. Lagi akong inaatake ng mga mahihinang MC. Parang ako yung malakas. Therefore, I conclude sa law of magnetism, opposite attracts. Dumami na rin si Shady at nagsikalan ang God. Magdaong loudy nga kasi siya na ngayon. Magdaong loudy siya. Zero hour. Okay, nag-aarob niya na lang. Don't even put me to use some other alias. I have slaughtered MCs from 100-mile radius. And if you're sick enough, I'm gonna bring you remedy. I make this MC squared when I reverse my energy. Nerdy bars. Science bars. Energy. Einstein bars. Relativity theory. Sino yan? Judge's decision. 3-2. Panalo 0 hour. Oh. Oh. Okay. Eh, sinasabi ko sa'yo, sino yung pangalawang nag-rap? Dati, no? May ganun eh. May trend dati na ganun eh. Hindi. Tinanong ko na kay Arik yan eh. Sabi ko, pag pareho magaling yung rapper, laban na lang ng coin toss yun. Di ba? Kung sino yung pangalawa, yun yung panalo. Kasi yun yung huling tapos. Maganda yun eh. Maganda yun. Ano yan eh. Parang ano ha, ito ha. Halimbawa, sa bata namin sinyo. Sa bata namin sinyo. Iba yun. Iba rin, hindi ko sinasabing mananalo. Oh, pero iba. Pero iba yung outcome. Takbo ng laban kung siya yung una. Oh. Kasi for example, yung sa kay Anne, tapos inano ko yung asawa niya, tapos sabay si Sinyo naman sumunod, parang ang dating ng buong Pilipinas, rebakar. Parang perfecto. Parang tingin nila lahat. Rebakar, freestyle. Tinira niya si Anne kasi tinira ko yung asawa niya. Hindi nila alam whatever happens, kasama na sa round niya yun. Mas malakas na yung dating dahil pangalawa siya. Di ba? Yun yung... Nasa head shortness din pala yan. Hindi no? Lang applicable yan. Pag alam ba, kalaban mo, iba, si Badang. Pero ang problema dyan, di mo mapre-predict yun, nauna, eh. Nauna, ba, di mo mapre-predict din. Iba, si Badang, wala si Atlas. Kasi kailangan mauna ka dun. Kasi pag di ka nauna dun... Magsiset ka ng standard. O hindi lang din. Papas forward yun eh. Diba? Mahirap eh. Kaya babawas sa views. Babawas sa views. Kaya dapat kung lalabang ka lang sa for fun lang, di ba? Dapat mauna ka. Kaya sa akin lang. Kaya pagka yung mga tournament level. Tournament. Iba yung pagkakama pala, mas speak of tournament, no? Yung
sa buhay pati dos pop dos. Natin promote si Arik no nung meron kayo ha nung isa buhay okay, kayo, dos pop 8 tsaka 9 no? Expectation. Ayan. Pero yung 8 tsaka 9 9 o 10. Pero yung finals level na ano, yung finals game face mo pag lalaban ka ng finals. Talaga. Kaya manonood ako dun. Hirap din eh. Kaya good luck sa mga. Laban ba kayo? Laban ba kayo? Oh, wala. Ito lahat ng mga old school wala. Saan mo mas gusto ba mati? B-side o San Juan Gym? Saan? Okay, B-side. Okay, okay dito sa San Juan. San Juan Gym. Okay dito sa San Juan. Bad trip lang talaga nung huli kong ano sa San Juan. Ay, hindi pala tayo nun. Yeah, sa akin kasi yung yung pinaka yung plasma sa akin kasi pagka San Juan Gym ginagawa yan lino ng audio eh ginagawa ang sa San Juan Gym ginagawa dyan yung ano na yung main events ni Ahon finals lagi pero hindi na ngayon pero yung aw, kaya yung aura ng Claudio iba na iba na pero pag Ahon usually nga diba yung parang nagiging ang tingin ng mga tao is sobrang dami yung nanonood yung nag-aantay lang yung nakakatawang punchline yung hindi naman sa hilaw yung crowd, pero madami. Pero ang inaantay nila, yung punchline na, ano, unlike ng mga events dati sa B-side na yung hima, yung mainit talaga, puta, pero makikinig lang lahat. Kailangan mong maging... So yung feel ng B-side. Yung style ba, yung ano mo, kailangan global yung atake mo. Kasi yung mga tao, halo-halo na yun eh. Kailangan lahat yun. Nagano ako, pagka bumatel ka din sa Davao, iba din yung crowd yan, min. Ito, so, hindi ka nila feel talaga, bumatel ako dyan. Bumatel ako, di ba, G-Claw, nahirap ako, puro pintura yung mukha ako. Dalo ba 'yun? Yung makainom ng tubig. Dalo ba 'yun? Yung makainom ng tubig. Diba? Ang init, 'di ba? Hindi kasi may pintura yun dito ko. Pag ininom ko, mainom ko yung pintura. Hindi yung makainom ng tubig buong bottle. Kaya to, ipuwipiyok. Ah, kaya ka pumiyok. Kaya ka pumiyok. Ipuwipiyok ako dun. Pumiyok eh. Anyway, yun ang episode 5. 5. Sobrang solid. 0R Sak Maestro. Respeto sa dalawang to. Magagaling na rappers, MCs. Sana nagustuhan niyo yung ano namin. In-score namin yung nag 3-0 ba? Oh, 3-0. Sa akin 3-0, in-score ko ng 3-0 yun in favor of Sak Maestro. Ikaw? 3-0 sa. Nasa inyo yun, ilagay niyo sa comments kung hindi kayo sangayon sa ano sa opinion namin dahil itong opinion na to nakabase sa pinanood namin na may nakahalong rewind, pause, at yung mga judges dyan ay, ano naman, alam nyo naman na iba pag live, mainit, lasing, diba? Tsaka 2013 pa to. Consider nyo, 2013 pa to. Yun. Meron ba kayo gusto na i-promote? Shoutout sa mga pa dyan sa Makats, hindi tayo sa gisang na classic moves. Big shot dyan, bakala ace, tapos... What's up sa inyo dyan? Yep, pa dyan. Tapos ano, bangan nyo nga pala. Fliptop, po dyan, ano pa ba? Ako, ano, twitch.tv/a. Break muna ako this year sa pagiging rapper. Businessman. Gamer. Yung pagiging gamer ko this year. So, parang mas napagtuon ako ng pansin. Pero next year, definitely, rapper ako ulit. And, may split personality. You know? Well, pare, mas naman ako maging gamer bago maging... Ikaw, lahat gamer ka rin eh. Lahat naman. Eto din ang addict. anyway, addict po sa games. Anyway, yun. Twitch.tv/shay and... social media account. Congratulations nga pala sa nominated Choice Awit Award. Yup. Eh, mukha lang pero. Best rap song. Best rap song. Saan din na-nominate ako din best rap song. Congrats. Hindi ko kakanta. Kilakain. Shoutout Kilakain. Angas mo. Okay. Apex man. Congratulations kay Basilio. Basilio na nalok may best Nobel. Oh, talaga. Best Nobel team. Shoutout Basilio. So, Awit Award. It is. Ahon 8. Ahon 8. Ano ba yun? December 8 and 9. Merry Christmas. Happy New Year. Yeah. Ay! Hindi pa yan. Malapit na eh. Bands. Yeah.